Ito lang ang aking patola. Magandang hapon po sa inyong lahat at paligayang pagdating dito sa simbahan ng San Padre Pio. Kung kayo po ay bago lang sa parokya nito, inaanyayahan po namin kayo magpalista bilang parokyano dito sa San Padre Pio. Tumawag lang po sa opisina 773-561-3474. Bago natin simulan ang pagdiriwa ngayong linggo ito, pinapaalala lang po sa mga pinag-uukulan na ipakisara o ilagay sa silent mode ang mga cellphones natin. Ngayong linggo ay pinagdiriwang natin ang 19 na linggo sa karagdagang panahon. Sa misa nito ay isama natin sa ating mga panalangin ang mga intensyon para kina Clara at Montaro Maldia Jr. and for the faithfulness of our new principal, Heather Manalo. Ang ating punong celebrante sa hapon ito ay si Padre Aloy Fontila, pastor dito sa parokya ng San Padre Pio. Tumayo po ang lahat at mag-isa sa pag-awit ng awit pang-uman. Upang matatag natin ang buong puso ang pag-ibig
Inaamin po sa mga pangyarihang Diyos at sa inyo mga kapatid na lumang nagkasala sa isip, sa salita, sa gawa. At sa aking magkukulang kay Jesus Kristo at Direk Maria sa lahat ng mangyari ng kapata at sa inyo mga kapatid na ako'y panalangin sa Panginoon. Kawaan tayo ng mga pangyarihang Diyos, matuwarin tayo sa ating mga kasalanan at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Thank you.
kalooban namin ay panahanin mong lubos ang iyong Espiritu sa aming hukubo upang sa lupain itinarapo kami makapasok sa magitan ni Jesu Kristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Pagbasa mula sa unang ulat ng Mahal. Noong mga araw na ito, si Elias ay isang muna sa ilo. Pagkatapos ng makapun, paglalagay ay maupo siya sa labihin ng isang puno ng labami at nalalangin ng ganito. Panginoon, kunin ako ang niya ako. Ako'y hirap na hirap na. Nais ko na po mamatay. Pagkatapos, nahiga siya at nakatulog. Ngunit dumating ang isang anghel, kinalamig siya at sinabi, "Gising na at kumain ka." Nang siya ay lumingon, nakita niya sa may lupa ang isang tinapay na niluto sa ibabaw ng mainit na bato at tubig sa isang sisignan. Kumain na siya at uminom. Pagkatapos ay nahinaw. Ngunit umalik ang anghel ng Panginoon. Kinalamig siya uli at sinabi, "Huwag ka at kumain. Napakahaba pa ang lalagayan mo." Kumain na siya uli at uminom at siya lumabas. Sa tulong ng pagkain niyo, nagnagpay siya apatpong araw at apatpong gabi hanggang sa huli. Ang lutok ng Diyos. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Alisin na ninyo ang lahat ng sama ng mga
langit at buong. Huwag ka ngayon magbukuyaw, manalait, at manamatid ng damdamin ng kapwa. Sa halip, maging mabait kayo at maawain sa isa't isa. At magpatawaran tulad ng pagpapatawad sa inyo ng Diyos sa pamamagitan ng Kristo. Yamang kayo ay mga anak na minamahal ng Diyos. Tularan ninyo sila. Mamuhay kayo ang kustos ng pag-ibig tulad ng Kristo. Dahil sa pag-ibig sa atin, hinihandog niya ang inyong buhay bilang mahalin niya na hayop sa Diyos. Ang salita ng Diyos. Nasusulat sa aklat ng mga propeta at siyang lahat ay tuturuan ng Diyos. Ang bawat nakikinig sa Ama at natuturo ay malapit sa akin. Hindi ito nangangahulugang may nakakita na sa Ama. Yaw nagmula sa Diyos ang tanging nakakita sa Ama. Sinasabi ko sa inyo, ang nananalig sa akin ay may buhay na walang hanggan. Ako ang pagkain na nagbibigay buhay, kumain ng mana ang inyong mga ninuno. Nang sila'y nasa ilang, gayon may namatay sila, ngunit ang sinumang kumain sa pagkain bumaba mula sa langit ay hindi mamamatay. Ako ang pagkain na nagbibigay buhay na bumaba mula sa langit. Mabubuhay magpakailanman ang sinumang kumain nito. At ang pagkain ibibigay ko ay ikabubuhay ng sanlibutan at ang aking laman. Ang mabuting balita ng Panginoon. Sa halaman ng Anak ng Espiritu Santo. Amen. Nung kami pa ay nasa seminaryo, ay nagkakaroon kami ng kumbaga pag-aaral o pag-practice kung paano magbasa sa harap ng mga tao sa loob ng seminaryo. Malaki ang aming seminaryo at napakahaba at sinasabi ng aming tagapagturo, patayin ang mikropono at magsalita kayo, basahin ninyo ang inyong binabasa na walang ginagamit na mikropono. At siya ay nakaupo sa pinakahuling upuan ng simbahan at doon siya nakikinig ng aming binabasa. Hindi pa lang kami nakakadalawa, tatlong salita ay sinasabi agad niya sa amin, kumain na ba kayo?
Bakit wala akong marinig sa inyong mga binabasa? Parang gutom na gutom yata kayo. Hindi lang sa mga pagbabasa, kami ay tinuturuan, kundi maging sa mga grupo namin na mga umaawit sa loob ng simbahan. Ang sabi nila, parang hindi yata kayo kumain ng habungan. Bakit hindi ko marinig yung boses ninyo? Kaya lapit-lapit ng koro natin dito sa harapan ng altar. Bakit di ko marinig ang inyong mga boses? Ang mga pagtuturong ito ay nagsasabi sa atin na kung tayo ay napupunta, nagigibahagi, tayo ay dumudulog sa ating Panginoon, kung ito ang ating dahilan kung bakit tayo naririto sa araw na ito. At mahal natin ang ating ginagawa ay buong puso nating gagawin ang pagbabasa, ang pagkikinig, at ang ating pag-awit na ating ginagamit sa ating pagdalasal. Siguro tatanayin ko sa inyo, tumingin nga kayo sa inyo mga kasama ngayon dito sa loob ng simbahan. Sa palagay ba ninyong kumain na sila? At naririto sila sa loob ng simbahan na buong puso, bukal at sinasabing naririto ako. Hindi dahil yung Kamarites ko ay nandito rin sa simbahang ito. Naririto ako dahil sa ating Panginoong Diyos. Isang bagay na pinagmamalaki ni Jesus sa ating lahat ngayong araw na ito. Ako ang nagbibigay ng pagkain na nagbibigay buhay sa inyong lahat. Anong ibig sabihin ito? Marami sa kanila ang nagbubulong-bulungan. Ayaw marinig kung ano sasabihin nila kay Jesus. Parang tayo kung gusto natin i-chismis sa isang tao at nasa harapan natin siya, hindi natin lalansan yung ating boses. Mananahimik tayo. Ibubulong natin ang ating sasabihin. Alam mo ba yan? Yan. Nakita ko yan. Kung ano-ano yung mga ginagawa. Sana na ito sinasabi ni Jesus sa atin, ako ang tinapay na mula sa langit na nagbibigay buhay. Ito ba ang ating dahilan kung bakit tayo ay naririto sa simbahang ito ngayong araw na ito? Hindi para tayo ay mabusog lamang, kundi tayo ay naniniwala na ang tinapay na nagbibigay buhay ay ang tunay na kinangailangan natin sa ating pang-araw-araw na buhay. Sino sa inyo dito ang may pangangailangan na gumaling sa inyong mga karamdaman? Marahil sa inyong puso ay nagdadasal kayo, sana ako ay makalapit sa ating santo kay Padre Pio, na kung saan siya ay nagpagaling ng napakaraming tao. At yan ang isa sa mga dahilan kung bakit ako ay narinito sa simbahan ito. Hindi ako matatakot, magmamalaki ako at sasabihin ko sa aking sarili, ako ay naniniwala sapagkat ngayon sa pamamagitan ni Padre Pio ay bibigyan niya ako ng buhay mula sa tinapay na aking tatanggapin ngayong araw na ito. Sa araw ng tagpupay nasa Taipei at
nanonood ako sa labas ng simbahan at pinanonood ko ang mga nagsisimba ng Linggo dahil ang ginagamit nila ay Mandarin, hindi pa ako marunong magsalita noon ng Mandarin. Ay bigla may lumapit sa akin. Ang tanong niya ay ganito, anong ginagawa nila dun sa harap? Bakit sila pumipila? Bakit sila nandoon at papunta sa harapan? Ano yung kanilang gagawin doon? Lumingon ako sa nagtatanong at sinabi ko, sila po ay naririto sa simbahan ito dahil naniniwala sila ng buong puso na sila ay pagkakalooban ng tinapay na magbibigay buhay at lahat sa kanilang pang-araw-araw ng buhay. Ha? Sabi niya, ganun ba yun? Opo, yan po ang kanilang paniniwala. Siya ay nagagamagam. Pero meron siyang pabalik na katanungan. Kung siya ay ang Diyos na nagbibigay ng tinapay na buhay, eh bakit hindi lahat ng mga nagsisimba ay sumasama at dumudulog sa harapan upang tanggapin si Jesus ng tinapay na nagbibigay buhay? Bakit ang iba ay patulot na tumayo at sabihin, ako rin ay tatanggap, ako rin ay magbibigay ng pampuri sa Panginoong nagbibigay sa akin ng tunay na buhay? May iba't ibang dahilan po ito. Una sa lahat, marahil hindi po tayo handa sa ating pagtanggap ng tinapay na buhay ni Kristo. Marahil tayo ay merong pag-aagam-agam sa ating mga puso at sinasabi natin, meron akong malaking kasalanan na hindi ko po pwedeng puntahan at tanggapin si Jesus. Pangalawa ay naririto sila sa loob ng simbahan. Subalit ang kanilang isipan, ang kanilang puso ay wala dito. Makaiba sa inyo, naghihintay sana mabilis si Father Aloy na magsalita ng kanyang pamilya ngayong araw na ito. Manunod pa kami ng air show maya-maya. Sana may maabutan pa kami. Pangatlo, sa aking palagay, kung minsan ay kadahilanan na tayo ay hindi tumatanggap sa tinapay na ibinibigay sa atin ng Panginoon. Hindi tayo naniniwala na ito nga ang tinapay na nagbibigay buhay sapagkat kapag tayo ay tumatanggap ng tinapay na nagbibigay buhay, tayo rin ay tinatawag na magbigay buhay sa ibang mga tao. Kung ako ay pinalakas ng ating Panginoon, kung ako ay binayan ng ating Panginoon, kung ako ay pinagaling ng ating Panginoon, dahil sa tinapay na aking tinanggap, ako rin ay inaasahan ng Panginoon na magbibigay ng lakas, magbibigay biyaya, magbibigay ng kagalingan sa ibang mga tao. Marahil sa ating kaisipan, iniisip natin hanggang sa akin na lang. Yung grasya sa akin na lang. Kayo, yung iba, bahala kayo sa sarili ninyo. Kaya nga, ang ating pagbasa ng ating Ebanghelyo ngayong linggo ay napakamakakahulugan sapagkat pinapakita sa atin kung sino ang tunay na naniniwala sa ating Panginoon Jesus Kristo. Hindi lamang tayo pinapay, binibiyayaan niya tayo ng ating pangangailangan sa araw-araw. Hindi dahil tayo ay karapat-dapat na tumanggap sa Kanya sapagkat wala po ni isa sa atin dito
na kung pwedeng magyabang at sasabihin, karapat-dapat akong tumanggap kay Jesus. Kayo po, ako po, ay nakakatanggap ng katawan ni Kristo sapagkat si Jesus ang nagbabago ng aking buhay upang ako ay makatanggap ng biyaya na ibinibigay ng Panginoon. Kaya ang lakas po namin upang tayo ay magbigay ng pagpapagaling sa ating kapwa ng pagsapagtanggap natin ng tinapay, tayo ay nagbibigay ng panibagong buhay sa ibang tao. Ay nangyayari lamang dahil hinahayaan natin na ang Panginoon ang maghari sa ating mga puso. Nawa, sa biyaya ng ating Ebanghelyong binasa ngayong hapon ito, ay isa po kayong maging tunay na tanda ng pagmamahal ng Diyos sa ibang tao. Ang ibig buhay, magpalakas sa ibang tao, magpagaling sa ibang tao, at magpatunay na si Jesus ang tinapay na nagbibigay buhay. Sa ngalan ng Ama, ng Anak, ng Espiritu Santo, magsitayo tayong lahat at sabay-sabay natin dasalin, sumasampalataya sa isang Diyos na mapangyarihan sa lahat. May gawa ng langit at lupa ang lahat ng nakikita at dinadating. Sumasampalataya sa isang Panginoong Kristo, buktong na anak ng Diyos, sumilang sa tao ng panag at kapanahon. Diyos, buwan sa Diyos, iwan ang liwan sa liwan. Diyos, sumilang ang hindi ginawa sa isa na Ama pagka-Diyos. At sa pamamagitan niya ay ginawa ang lahat dahil sa ating kawang mga tao, dahil sa ating kaligtasan, sa ating nalaw ng nasa kanila. Nagkatawang tao siya lang ng ito sa iyo sa iyo. May naliyang pirin na ang kapagiging tao. Sinapit sa Diyos tayo sa atin at nagpakasakit sa ako ng pagsutila. Namatay at nangibig, hindi siya magbuhay sa katuluhan, ay sa banal na kasulatan. Mabakyat siya sa kasulatan, nakatutulog sa kanan ng amang may kapal. Mabakyat siya sa nangibig, may nakilang kamangyarihan, upang kumuhan ang mabuhay at ang makapatay. Sumasang na kaya ako sa Espiritu Santo, Panginoon ang nagbibigay buhay, na nagagaling sa Ama at sa Anak, sinasasabi ang pararanan lang sa kaisa't pangmahal na naman. At sa sinasabi sa punan ng mga kapenta, sumasasalatay ang Kristo sa nasasamba at katolika at apostolika, kahit din sa isang dinyan sa pagpapatawa ng mga kasalanan. At nalilay ko ako yung pagpapuhay at pagpapuhay at pagpapuhay. Mga kapatid, tunay na dakila ang kalinga at malasakit ng Diyos sa atin. Lungsod ng panalangin na siya ay kasama natin sa ating paglalakbay sa buhay upang tayo'y samahan, ingatan at palakasin. Manalangin tayo at pagpunin po natin, Panginoon, hinggil mo kami. Para sa simbahang naglalakbay ng bayan ng Diyos sa lupa, naway sa harap ng pagtatakwil at pag-uusig, ay hindi siya panghinaan ng loob, pagkos patuloy na manalig sa tulong ng Diyos. Manalangin tayo. Para sa Santo Papa, ating Obispo, at lahat ng namumuno sa bayan ng Diyos, nawa sa tayong maging tulad ng Ebanghelyo na subo ng Panginoon para palakasin at pagsilayin ang propeta si Elias. Manalangin tayo. Para sa mga itinatakwil at iwan ng uusig dahil sa kanilang katapatan sa Ebanghelyo, nawa'y manindigan sila sa kanilang pananampalataya
sa pagtalima sa mga pangalan ni San Pablo, isa-isang tabi natin ang samaan noon at matuto tayong magpapabait, magpatawad, at mahangad sa isa't isa kaya ng Diyos sa atin ni Jesus. Manalangin tayo. Para sa lahat ng may panunungkulang pangpolitika, naway lagi silang nakatuon sa paglilingkod at sa pagkilos para sa wastong pangungkulang ng lipunan at sa kapakanan pangkalahatan, lalo na sa pangangalaga para sa maghihila at mga nawalan ng ikapuluhan. Manalangin tayo. Para sa mga sumusunod ng minsan sa minsan ito, para kay Clara at Montano ng Pia Jr., and for the faithfulness of our New Mexico, Heather Conley. Manalangin tayo. Tahimik natin ang panalangin ng ating mga sarili na ilunan. Manalangin tayo. Panginoong Diyos, salamat sa iyong patuloy na pagiging kasama namin sa kabila ng aming pagkukulang at di pagiging tapat. May payag nawa ang aming tapat na pagkilala sa iyong pagmamahal sa amin sa pamamagitan ng kapahitan ng isa't isa, habang at pagpapatawad. Hinihiling namin ito sa pamamagitan ng Jesucristo kasama ng Espiritu Santo, magpasawala ka. Sa kadakilaan
kadakilaan sa iyo ay ligas. Sa pagpupuri namin, ang nagiginabang ay kami rin iyong pinagiging harapan. Pagitan na iyong anak na minamahal, kaya kaysa ng mga kailan nagsisigawin na pagpupuri sa iyo, nang walang upay sa kalamitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan.
Magbili naman ang aking nabutos. At puro ni Jesus na Panginoon natin at Diyos. Ipahayag natin ng lakas buo. Thank you.
Dalangin tayo. Ama namin, mapagmahal na pagkinabang namin sa piging na banal ay masulot nawa sa amin ang kaligtasan at pagtanghal sa amin ang lulingning sa iyong katapatan sa pamagitan ng Kristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Magsiyo po muna tayo sandali. Ang ating pong registration ng RCIA o OCIA ang paghahanda sa pagtanggap ng mga ng ating mga sakramento para sa mga mas nakakatanda ay mag-uumpisa na po. At kung kayo ay 18 taong gulang o mas matanda pa, ay inaanyayahan namin kayo na sumali sa paghahanda ng inyong mga sarili upang matanggap ang mga sakramento ng mga na ating gaganapin sa darating na Sabado Pasko. Sa darating pong Huwebes ay pagkakaroon po tayo ng isang napakagandang pagpahala sa kapistahan ng pag-akyat sa langit ng Mahal na Birheng Maria. Kung kayo po ay sasama po sa Misa ng Miyerkules Santo, Miyerkules ay maaaring po kayo magsimba sa araw na yon at sa araw po mismo ng kapistahan. Sa umaga ay magkakaroon po ng misa sa 8:30 at alas 7 po ng gabi na may equal mass. Kaya inaanyayahan po kayo na sumama sa ating mga misang pagpaparangal sa ating Mahal na Birhen. Dahil po sa kapistahan ng Padre Pio sa 23 ng September, ay naghahanda na po tayo ng mga bagay-bagay upang tayo ay mag-anyaya ng mga taong makakatulong po sa atin sa paghahanda ng kapistahan ng ating Santo, si Padre Pio. Kaya inaanyayahan po kayo, pero itong mga nag-iintay po sa atin sa labas, tignan po natin kung ano po ang may bibigay natin, nakaloob natin, at ipahayag ang ating paniniwala sa ating Santo Padre Pio. Maaaring kayo po ay siyang pangalaga ng mga pagkain, maghanda ng mga programa para sa mga bata, maghanda ng mga pagkain at silbi sa mga tao na maririto po na gaganapin sa 21 ng Setyembre. At kung sino man po ang maaaring sumama at tumulong ay inaanyayahan po kayong lahat. At ang huli po sa lahat, ito pong nakaraang linggo ng ating pagminisa dito sa atin, nakasama po natin si Cardinal Zubich, ay nagpapasalamat po siya sa inyong lahat na nagbigay ng oras ninyo upang paunlakan, anyayahan at ibigalan natin ang mga bumisita sa ating simbahan. Siya po ay tuwang-tuwa dahil ang inyong ginawang pagsisilbi sa kanila ay napakaganda po. Kaya sa ngalan po ni Cardinal Zubich, po ay nagpapasalamat sa inyong lahat sa inyong mga nagawang pagtulong sa araw na iyon. Salamat. Manalangin tayo. Sumayin niyo ang Panginoon. Magpalain tayo ng pangyarihan. Ama, Anak, at Espiritu Santo. Amen. Tapos na ang ating pagdiriwang, umayaw kayong taglay si Kristo sa inyong mga puso at isipan. Salamat sa Diyos.